Yun mga kasinag, good morning. Kanina ko pa mga kasinag, tiyatawag si Bagwis. Hindi ko alam kung saan pumunta. Hanapin natin mga kasinag si Bagwis. Bagwis! Kagabi mga kasinag, si Bagwis, diyan natulog. Yun, kung nakita niyo yung taas ng unyog na yun, doon siya natulog kagabi. Pero wala siya dito sa palibot. Papakainin ko sana siya. Kaso wala dito mga kasinag. Dati kasi mga kasinag, pag sinipulang ko si Bagwis, nahuni siya. Ngayon, hindi ko nakikita kung nasaan. Hindi ko naririnig na nahuni siya. Pinahari sa taas ng nyug. Wala. Tatawid tayo dito mga kasinag sa sapa-sapa. Tabi-tabi po. May sapa-sapa kasi dyan mga kasinag. Dito. Yan naman mga kasinag. Ito yung ginagawa kong piggery. Kasi ililipat ko dito yung tatlong inahin ni Madam. Hindi ko pa naasikaso kasi nagkukupra pa kami dun sa bulod. Ayan, hindi ko pa naaayos. Wala mga kasinag. Pag minsan dito siya rin siya nagtatambay sa itaas ng kahoy na yan. Uy, yun! Naghuni! Andun si Bagwis. Dito yata sa kabila. Uyun. Dito yata si Bagwis. Kasi may nahulog dito eh. Dito yata si Bagwis. Ay, ito. Oh, yun. Ito mga kasinag si Bagwis. Ayan oh. Naghahanap yata siya ng pagkain. Kasi na kita ko hinabol niya yung ano, yung ibon na sagoksok. Hinabol niya. Nahulog siya. Ayan mga kasinag, na siya nag-aaral maghunting. Nag-aaral na maghunting si Bagwis. Narinig ko kasi kanina may pumalakat na ibon, yung sagoksok. Yung isang klaseng ibon. Hinabol siguro niya. Andito ka pala, Bagwis! Halika na't kakain ka! O yun. Ayan mga kasinag. Talagang, na siya, nag-aaral na siya mag-hunting. Naghahanap talaga siya pagkain. Ayun na, si Bagwis. Bagwis! Bubata na ito. Puntahan na ito ni Bagwis. Bagwis! Uwi ka na at kakain na! Ayan na. Ano kung madadaanan dito? Ayun si Bagwis mga kasinag. Ayun. Naghahanap talaga siya. Naghahunting na siya ng mga ano dito. Sa palibot. Mga ibon-ibon dito. Ito pala ang daan. Bagwis! Yan mga kasinag. Ayan na si Bagwis. Gutom ka na Bagwis? Ha? Bagwis? Gutom ka na? Good morning! Halika na, uwi ka sa bahay. Hapakainin kita dali. Yan mga kasinag, iwan natin dyan si Bagwis. Tatawagin natin siya dun sa may bahay kung susunod na siya. Kasi may papakain ako sa kanya dun tikling. Siya pala mga kasinag, may nagbigay ng pambili ng pagkain kay Bagwis.
Kaso hindi ko pa siya maibili. Hindi pa ako makapunta sa Naga. Malayo kasi kami mga kasinag sa Naga. Mga 3 hours pa ang biyahe papuntang Naga. Kasi plano kong magbili ng 45 days. Madam, Lola Chit, maraming maraming salamat sa pagbigay mo ng pambili ang pagkain ni Bagwis. Ngayon kasi mga kasinag, hindi pa kami tapos mag-upras. Kaya hindi ko pa maasikaso. Update ko kayo mga kasinag pag natapos na kayo mag-kupras. Update ko kayo. Kasi madami pa akong maginagawa mga kasinag. Dito kasi sa amin, wala namang mabibilhan ng mga ganong pagkain ni Bagwis. Kasi asa parang isla kami, nasa isla. Kung tatawid kami ng bayan ng Siruma, may mabibili doon. Yung malalaking 45 days na, mga isang kilo higit, ay sobra-sobra naman pakain yung kay Bagwis sa isang araw. Kaya sabi ko, ang bibili ko yung maliit lang. Para tama-tama lang. Pag hangal ko malaki-laki, papakain natin kay Bagwis. Yan mga kasinag. Yan tayo sa bahay. Makakarating na dyan si Bagwis. Malilay na yung kinararating. Naghunting na siya. Maigi naman yung mga kasinag na pag-aralan niya maghunting yung dyan. Ang huntingin niya yung mga ibon. Huwag yung mga manok dito sa bahay. Baka maubos yung manok namin dito sa bahay pag yun ang hinunting niya. Kaya yung mga kasinag, tawagin natin si Bagwis. Kasi kahapon mga kasinag, may nakuha akong tikling. Ito, ipapakain natin kay Bagwis. Tawagin natin. Bagwis! Bagwis! Mga kasinag, ando si Bagwis yan, sa loob ng kahuyan na yan, yung nipaan na yan. Papalabasin natin mga kasinag. Pakain natin yung tikling na ito. Antayin natin dito. Mga kasinag, ito na si Bagwis. Ito na siya. Hindi siya nakalabas doon sa nipaan. Kaya kinuha ako. Ito na siya. Pakainin natin siya ngayon ng tikling. Mahirap pa siyang tawagin mga kasinag. Ano? Kakain ka na? Ha? Pakain natin siya mga kasinag. Eh mga kasinag, pakain na siya. Pakain natin yung tikling na nahuli ko kahapon. Baba na.